Yun ang shoot borer pagka ano, tinitira nila yung mga bagong ano, usbong, yung bagong tubo ng talong, yung mga dito sa banda rito. Ayan, mga yan. Yan sila. Katulad nito nakita natin. Isang magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Pars Organico Filipino Farm. Today is March 31 at nandito tayo sa ano sa farm. Last day of the month at bukas ano April na. Yan, so bukas meron kaming training diyan sa Santo Niño National High School about hydroponics. Yan. So nandito tayo sa ano sa farm. Yun, may magandang update dito. Yun yung namin, yung baka namin ng anak na. Yan. So bibisita lang ako doon sa ano sa mga tanim. At the same time magano din tayo. Yun yung kamote, may mga laman na magano tayo mag-harvest tayo ng kamote. Tingnan natin kung ano kung ito yung nabili kong ubi na kamote daw. Tingnan natin kung talagang ubi yung laman nito. Yan, so dito sa side na to, dito namin tinanim, maliliit lang naman siya. Pero ano na siya? May mga nakabukol na yung mga laman niya, nakaano na siya, nakalawit na. Yan, tingnan natin dito. So yung dahon niya habang nagkakaedad parang nagano siya, nagkulay brown na yun, no? Dating ganito siya, oh. Yan pagbata pa. Habang tumatagal nagiging ganyan, no? Ayun, tingnan natin yung mga laman. Yung magluto tayo ng laman kung ano. Yan, may mga laman na siya, oh. Yan dito, meron dito. Yan. Ito yung laman niya, oh. Susubukan natin magluto tayo. Tapos kukuha tayo ng pantanim dito. Ngayon kung ubi to, malalaman natin kung talagang yung inadvertise nila na ano, purple kamote. Yan. Medyo mahaba siya, oh. Sa isang puno, meron yata tatlo. Yan, oh. Luho kayo siya ni BBN. Yan. Ito. Ang haba, ano? Yan siya. Oh. Dapat siguro dyan, bareta. Baretang ano, ayan. May ginto, ayan. Ayan yung mga unang, ano, unang puno. Meron tayo dito siguro mga 15 o 20 puno. Ayan. Subukan natin iluto yung ano, kung matamis. Tsaka, parang hindi ubi yung laman. Parang puti. Tingnan natin pag naluto. Tsaka kung ano, ayun, kung hindi man siya ubi, kung matamis naman, pwede na rin. Ito yung mga ano, pwede itanim pa, oh. Ayan, ito yung ano, unang kamay, ay puti ah. Na-scam ako nun ah. Oh, sabi, ubi daw yung laman. Oh, tingnan natin kung ano. Hindi naman siguro magbabiolet yan pag naluto. Tingnan natin. Tikman na lang natin kung matamis, hindi ubi. Na-scam ako. Dahon lang ang ubi. Oh. Testing lang natin ito kaya itong dalawa. Sige, luto muna para matikman. Yun. Tingnan natin kung talaga na-scam ako. Kasi itong binili ko, eto siya, yung mga yan. Ang naka-advertise, ano eh, kulay ubi yung laman. Pero, tingnan natin, parang puti kasi yung laman. Eh, marami na sila, oh. Yung mga bumukol na yung mga pinakapuno niya. Tapos kukuha na lang tayo ng ano dito, pantanim ulit. Ayun, laki, oh. Oh, jumbo. Nagbiyak na to. Ano na lang to? Ugat na lang. Oh, ang laki. Oh. Malaki. Ayun, oh, lalim. Oh.
kita. May langgam. Kailan ko ba inano yan? Kailan? Isang taon ano? April yata. Last year. Kaya lumaki na siguro ng husto. Yan, para siyang ano. Ang lalaki nito. Titigan din eh. Yan, tikman natin kung matamis. Ano lang ito eh? Ilang buwan lang ano? Wala isang taon? Meron. Anong lapang na ito? Baka April. Yan, laki. Ito na yung pangalawang puno. Oh. Na, yan. Kung matamis. Oh, ang laki. May ulalo kaya yan. Naku, ang laki na oh. Yan oh, halimaw oh. Yan. May mga ano siya. Sana walang ulalo. Yan, ito pa. Marami pa dyan. Tingnan natin kung anong lasa. Kung hindi ube, ayun, sana matamis para yun na lang ano, pwede pa rin ulitin yung pagtatanim. Ngayon, kung matabang tapos hindi pa ube, walang kwenta, na-scam tayo. Yan, ay ako pala. So, i-shout out ko yung ano, yung nagbenta nito. Mamaya pagkatikim, tingnan natin muna. Kunin nyo na lahat para ano. Yan, so dito tayo sa may ano, sa may talong. Tapos doon sa dulo sa may mga sorghum tsaka sa sitaw. Yun, okay. So yun yung ano, yung kamote na hindi ko matandaan kung April tinanim last year. Pero nung isang taon pa yon. Yun, kaya ano halos isang taon yung ano bago mag-harvest. Ito yung ano, yung talungan. Okay, so dito nakapag-harvest na tayo. Yan. So, meron ng mga ano, marami pa rin bulaklak oh. Yan siya. Marami siyang bulaklak. Eh, yung unang harvest dito, naka 10 kilo mahigit. 10.5 kilo. Yan. So, dito meron mga susunod na bunga. Yan oh. Yan, ang ganda niyan. Eh, tingnan natin sana magtuloy-tuloy yung mga bunga. Ayan siya oh. Ayan. Marami pang bunga oh. Ayan. So naglagay na rin ng ano. Naglagay ng tulos dito. Ayan. Daming bulaklak oh. Ayan. Yun yung mga ano, yung ano niya, bulaklak ko. Ito, sa isang node. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Limang bulaklak. Tingnan natin, ano, sana magtuloy-tuloy yan. Yan o. So, pagka-harvest kahapon, nag-anuli kami, nag-pa-spray uli. Ito, ang daming bunga o. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos sa gilid mayroon pang isang ano. Ayan o. Dami niya no. Ayan. Ito medyo mataba na rin o. Ayan. So yung mga susunod na batch nung ano, ng harvest. Susunod na harvest, sigurado marami na. Pati yun nandun may mga bulaklak na rin. Yan, okay. So 10.5 yung unang harvest. Dito. Hindi diretso ang kundo sa dulo. May mga tigi-isang bunga ito. Sayang yung ano space oh. Pwede magkano dito. Magbaon ng bagong seedlings. Yan dalawa. Para no, yung tatlo, apat. Kasi ano yan? 600 plus na talong, hindi naman lahat siya mabubuhay, normal lang yon. Ang kagandaan, hindi 50%, mahirap yung 50% na matay, no.
So far, maganda yung ano, yung itsura ng mga andito, talong. Yan. Ayun, ito yung ano, ito yung sinasabi ko. Meron siyang tumubo sa baba na ano, hindi namin inano eh, na-prune. Pero ito, alisin natin. Yan, yung mga matandang ano. Ito, yung mga nasa babang ano, sabi ko wag i-prune. Ayan, nagbulaklak siya. Gusto kong malaman, i-observe. Ito rin, no, bagong sanga dito sa baba. May mga sanga siyang bago na nagbubulaklak. Gusto kong malaman kung magbubunga to, kung magtutuloy. Yun, pinapa-sprayan ko nung ginagamit namin sa ano, sa yung fertilizer na ginagamit namin dito. Ngayon, sabi nila kasi, pagka ganyan, hindi na magtutuloy o maliit na lang yung yung bunga niyan. Tingnan ko kung makukuha nung ano, nung fertilizer na ginagamit namin. Yun. So kung ano kasi, ang tingin ko, kung mabibigyan nyo siya ng tamang fertilizer, yung dami ng fertilizer na kailangan nilang ikonsumo para magtuloy yung bulaklak at yung bunga. So baka sakaling makuha natin. So observe lang natin yung mga susunod na ano, kung yung susunod na update nito, kung magtutuloy yung mga bulaklak nun, kung magiging bunga. Kasi yung karaniwan nun, kaya inaano nila, pinuputo na nila kasi alam nila hindi na magtutuloy. Okay, so yun, meron tayong na kitang ano, isang ano, kaso nung ano, shoot borer. Yun, ito yung ano, ito. Ngayon, inikutan ko na nga dito para check natin kung marami ba yung ano. Ito, susunugin ko na lang to para sigurado kung marami tong kaso ng ano, shoot borer. Yun, ang shoot borer, pagka ano, tinitira nila yung mga bagong ano, usbong, yung bagong tubo ng talong, yung mga dito sa banda rito. Ayan, mga yan. Yan sila. Katulad nito, nakita natin. Ayan. Observe natin. Check natin maigi. Para kung marami talaga siya, magawa na natin ng paraan kagad. Ayan. Sa gabi kasi nag-iitlog yung mga yan. Kaya mahirap ano. Kaya ang gagawin nyo, kung mag-i-spray kayo, mas magaling sa gabi kayo mag-spray nung ano, pang-ontra. Ngayon, yung pang-natural control naman niya, sa gabi nyo rin i-apply. Yan. So, yung susunod na episode natin, papakita ko sa inyo yung paggawa nung ano, natural control ng ano, ng shoot borer. Ito, meron tong ano, kaya lang may kasher siya. Oh. Alisin natin to. Parang mint ang itsura nitong ano, pero hindi yan mint. Tanggalin natin. Yan. Kasi makikipag-agawa ng ano yan. Fertilizer. Okay. Yan. Yan. Taba din niya kasi. Kasi nga, naglalagay kami lagi ng fertilizer dyan. Kaya pati yung mga damo, maganda. Mataba. Aalisin nyo. Ito, sayang space. So, yung mga bakante, patusukan na ang bagong ano. Ito, balik natin para matakpan yung ano, yung pinaka lupa, hindi mag-evaporate yung tubig. Yan. So lakad tayo, to may bunga pa rin talong. Yan, oh. So mga 2 days after 2 days siguro malaki na rin yan. Yan, marami rin na ano ditong hindi nagtuloy, hindi nabuhay na talong. Kaya pwede natin palagyan yan. Yan. Yan, ito. Ano ba ito? Magan tayo. Bukasan natin ang dahon. Prune tayo. Yan, ang daming damo. So, linisin lang. Para walang kaagaw sa ano. Sayang kasi yung fertilizer nyo. Ayan, kung makukuha lang ng mga damo.
Okay, kinabang sila, oh. Ito, alisin. Yan, pag nagano kasi kayo, nag-prune, maiwasan nyo rin yung mga, ano, fungus, no? Yung mga naka, ano kasi sa lupa na ganyan, kadalasan. Sila yung kinakapitan ng, ano, fungus. Damo. Ayan. Ayan. Malinis na. Dami din lang ano. Inaalis ko lang dito yung mga matatandang dahon sa baba. Yan ang may mga damo. Kaya i-share sa fertilizer. Yan yung mga matatandang damo ganyan. Yan. Tanggalin mo na. Para yung nutrients na binibigay nyo, yung mga fertilizer, di na sila makashare yung nutrients ito. Kasi na ito. Linisin. Ito, ito yung mga bagong usbong ano, nasa o-observahan ko kung ano, kung magtutuloy yung bunga. Dadaanin natin sa dami ng fertilizer. Ayan. Ayan. Kung ganun gagawin nyo, syempre, kukompute nyo rin kung bawig ba kayo kung dadamihan yung fertilizer. Tapos kung mababawi nyo ba kung magbubulaklak yan o magtutuloy. So kasama yun sa ano, kasama dapat yun sa kukompute nyo para hindi sayang yung fertilizer na ibibigay nyo. Ngayon kung ma-observe ko na konti yung na-harvest tapos marami yung fertilizer na binibigay. So ipapa-prune ko na lahat yung ano, yung mga baba, yung mga bagong usbong. Yan, so dito tayo sa may banda rito. Yan, dito naman tayo sa may pakwan. Ito, yun, may mga ano na siya, oh. May mga bunga na siya, oh. Yan, may maliit, oh. Yan, oh. Yan. Yan, oh. Tapos dito, may mga malaki na rin, yan, oh. Yan siya. Tapos yung mga, ayan, medyo dumadami na sila. Yung mga naunang bunga. Ito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos, dito. Ayan, marami na rin. Yan, mga may takip na jame. Yan. Ayan, hindi ako masyadong familiar dito sa ano. Ayan, mga talong, ano, pakwan. Hindi ako familiar masyado dito sa pakwan. Kung kailangan ban takpan to or kailangan lang sa ilalim yung diame. Kasi nung isang beses na nagtanim kami, nabiyak yung mga ano, yung mga bunga nabiyak, nag-crack siya. Yan, so hindi ko sure kung dahil kulang sa tubig yun or dahil sa sobrang init. Ngayon, ang gagawin natin, paparamihan natin yung ano, yung patubig. So doon sa mga master natin sa ano, sa pagpapakwan. Yun, ano ba yung ano, pakomment naman sa baba kung bakit nabibiyak yung pakwan. Yan, so dito siguro pa ano namin pa irrigationan. Doon lang sa kabilang ano. Ito yung ano. Yan. Kasi ang alam ko na ano to, kailangan maarawan. Ayan, malaki na siya, oh. Oh. Ayan. Ayan siya. Ayan, di ko sure kung kailangan takpan yung ano, yung mga pakwan para hindi magbiyak. So, ang gagawin na lang natin, lalagyan natin ng maraming ano dito.
patubig. Ano natin dito. Ayan, marami na may bunga. Lahat yung may mga diame. Yung palatandaan na may bunga yung ano, yung pakwan. Tingnan natin yung ano, yung huling pinakita ko dating melon. Ayan, malalaki yung andito dahon. Ayan. Ayan. Dito, ayun yung melon. Tingnan natin, itsura na ng melon ngayon. Ayan, malaki na rin, oh. Oh. Tapos yung melon, tingnan natin kung gaano kalaki yung melon. Kukunti yung melon, eh. Saan yung melon na yun? Ayun, doon sa bandaron. Ayan. Dito malambot yun ano. Ayun, ito may mga ano siya. Yan o. So dito melon, may dalawang bunga. Yan o. Sana magtuloy. Ano to? Ramgo. Ramgo itong ginamit ko ditong seeds. Yan. Tapos doon naman sa pakwan, iba, magkahalo siya na ano, east-west, sweet 16. Ito, tingnan natin, ito yung laki na, oh. Ito yung unang nakita na dark green. So, ngayon, ito na siya. Laki na. Halos isang ano na. Yun, ano yun? Melon. Doon naman tayo sa ano, sa bandang dulo. Yan. So yun yung ano, yung mga talong doon. Yan, mapapansin nyo medyo halata na yung mga ano, yung mga bunga niya. Ito yung mga pakwan naman. Tsaka doon sa ibabaw, melon at pakwan. Dito sa dulo, itong mga talong yung bagong batch. Tapos dito yung sorghum. Ayan. So, ito yung sorghum. Medyo mataba na siya. Medyo lumalaki na sila. Ayan. So yung sorghum, kagandahan pang ano yan. Drought resistant na ano. Na mga tawag nito. Drought resistant na tanim. Kaya kahit magtagtuyot, konti lang kailangan tubig. Ito yung ano namin, oh. May natira pa kaming plastic mulch. Yan, ito yung ano. Ito naman yun sa sitaw. Yan. So, hanggang doon sa dulo. Ang naiano ko nyan, naipunla ako is 128 na dalawang tray. Yan. So, ito. Yan, hanggang doon sa dulo. Lalagyan namin ng ano, ng mga balag. Ano, ng tulos yan. Malakas ang hangin dito, eh. Kaya, dapat pala, direct seeding na lang. Yan. Okay, so yung mga sitaw, after 7 days, naano to nung Miyerkules, eh. After 7 days, mag-ano tayo ng ano, drenching tayo ng ano, ng fertilizer. Okay, so nandito na tayo sa gilid. Ito na yung ano. Ito na yung na-harvest natin kamote. So, isang taon yung inantay natin. At yung binili natin sa, kung natatandaan ko is 120 ang isang seedlings nung kamote na purple daw. So, ito na yung ano. So, ito yung na-harvest. Ayan, hindi ko pinalitan, ha. Ito yung ano. Ito yung na-harvest namin sa ano. Yan, yung purple kamote daw na ano. Yan, so 120 yung benta niya ng purple kamote.
Ngayon, ito na yung laman niya. Mukhang ubi naman. Ubi yung labas. Yan. Tikman natin kung baka sakaling matamis. So, kung ano, doon sa claim niya na purple, hindi, ayan, hindi po purple yung ano. Yan. So, doon lang tayo sa ano, sa parehas, no? Magbebenta tayo ng mga produkto natin, i-claim natin kung ano yung ano talaga yung ano natin binebenta. Ayun, para yung iba kasi para lang kumita ng pera kung ano nung sales stock ang gagawin. Tapos pagdating ng harvest, ayun, ito na nga isang taon yung hinintay namin. At ito na yung purple. Hindi ko lang sure ha, kung colorblind yung nagbenta nito. Yan, kaya ang tingin niya siguro ay ube. Yan, so hindi ko rin siya masisisi, baka colorblind. Kawawa naman. Tikman na lang natin kung matamis. Maganda yung texture niya. Yun, ordinary lang yung lasa. Kamote rin. Yung ordinaryong kamote. So, yun, sa mga interesadong bumili nung ano, check nyo mabuti yung seller nyo. Kasi yung sa akin, ito nga, isang taon inantay ko, tapos ito pala yung inaabangan namin. So, panay ang build up ko dun sa mga vlog na ito yung nabili kong purple kamote daw. So, ang ending, ito, yellow. Yellow na kamote. Kung pwede na rin, mabubusog din tayo kasi masarap din namang kamote yan. Yan. Lasang ube. Yan ko. So, yan na. So yung mga ano, siguro, nasasabi ko lang dito, hindi sulit yung 130 na ano, na bibilin nyo. Na, ang presentation kasi, yung dahon niya, habang bata pa is, talagang ano siya, purple. Pero, pag lumaki, yun, pag sobrang mature na, ano na siya, nagba-brown. Pero, ito ang laman. Yan siya. Yan, okay. Kain tayo. At yan po yung episode natin para sa araw to. Maraming salamat po dun sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman dun sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello Parr sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.